Hello guys! Finally, 2 years have passed mula nung nabili ko ang aking Toyota Wigo, so it's time for an update about my experience of owning this car. I'll give you more likes and dislikes aside from those I have mentioned sa 1 year review ko. Then some frequently asked questions about the Wigo and realizations na rin. Then last but not the least, yung cost of ownership natin during the 2 years. So let's go! First, ipapakita ko muna sa inyo yung tinakbo ng Wigo ko. Meron na siyang 14,476 kilometers sa loob ng 2 years. Medyo low mileage ito, nasa 7,000 kilometers lang ako per year. And then, ito na yung aking fuel consumption sa loob ng 2 years. Nasa 16.8 kilometers per liter. So, halo na ito from city driving to highway. And then, hindi ko to ni-reset mula nung pagkabili. Kung ikukumpara ko ito dun sa first year, mas naging fuel efficient pa nga siya from 16.4 to 16.8 kilometers per liter. So, ayos na ayos pa rin, all goods. Just like last year, meron din tayong napansin na hindi natin masyadong nagustuhan sa ating Toyota Wigo. Di ko na ulitin yung mga nasabi ko na dati. So, kung gusto nyong malaman, I'll just put a link in the description para sa first year review. So, ito yung mga additional dislikes natin. Dislike number 1, nag-check engine siya kahit nadaan sa mababaw lang na baha. Na-experience ko po ito, nag-check engine talaga siya dahil ang oxygen sensor ay nabasa sa baha. Nababasa ko na po yan madalas sa FB groups kaya hindi na ako na-shock dito. Buti na lang meron akong OBD2 scanner kaya nalaman ko na oxygen sensor lang yung dahilan kaya hindi na ako nangamba. So yun, hinayaan ko lang siya hanggang sa matuyo. After mga 24 hours, nawala lang siya ng kusa. Hindi naman talaga siya major problem, pero nangyayari talaga madalas sa Wigo, kaya nilagay ko yan dito sa aking dislikes. Kung mangyari man sa inyo to, hayaan nyo lang na matuyo, mawawala din niya ng kusa. Another dislike is kulang siya sa USB port. Aside sa USB port dito sa infotainment system, wala nang ibang USB port dito. Pero I think sa mga bagong models, meron na rin nadagdag. I'm not sure. Kung owner kayo ng latest Wigo, just comment down below. Pero itong sa akin, kailangan ko pa ng adapter para may convert yung cigarette lighter para magdagdagan yung USB port. Dislike number 3, maingay ang fan. Ewan ko lang sa ibang kotse ha, pero sa Wigo, pag minax out mo ang fan, napakaingay talaga. Rinig mo yung buga niya. At dahil mainit pagkagaling park, no choice ka talaga kundi i-on yung fan at max speed. Now let's move on sa mga additional likes naman. This year, mas marami kaming lakad sa mga city like Cagayan de Oro, Iligan, Marawi. Kaya may mga bagay na thankful ako sa Wigo ko. Like number 1, madaling i-park. If you know, you know. Napakahirap talagang maghanap ng parking ngayon kaya buti na lang maliit ang Wigo at madaling isingit sa mga slots na hindi nakasya yung ibang kotse. Like number 2, malaki ang trunk space. Ito naman, nakumpara ko lang din sa ibang hatchbacks at crossovers. Mas marami pa akong nakakarga dito sa Wigo ko kaysa dun sa iba kaya hats off ako dito. Dagdag ko na rin itong mga FAQs about the Wigo. Marami kasing nag-comment doon sa first year review ko at palagi ko din itong nababasa sa FB groups. Nakakaakyat ba sa mga matatarik na lugar ang Wigo? Ang sagot ay opo, slowly nga lang. Pero nakakaakyat pa rin. Naakyat ko na ito sa Bukidnon, sa mga highlands ng Zamboanga del Norte at yung ibang mga Tagaluzon, naakyat na din ito sa Baguio. Patience lang talaga at load management. Di ka bibiguin ng Wigo. Next question is, pwede ba sa long drive ang Wigo? Ito din madalas kong makita. Pwedeng-pwede po, na-try ko na ito ng 9 hours mahigit straight drive. Hindi po siya nag-overheat, basta well-maintained lang. Speaking of maintenance, as you know, first-time car owner ako. Noong first year ko, halos every week nagka-car wash ako at matrabaho talaga yung ginagawa kong pag-maintain ng sasakyan noon. This time, sa second year ko, di na masyado. Every 2 weeks or more na lang ako nagka-car wash. Kung hindi ko pa gagamitin, magka-car cover nga muna ako. Dati kasi, hindi ako believer sa car cover. Marami kasi ako nakikita na nakaka-damage daw sa paint. Pero depende pala yun sa car cover at paggamit mo nito.
Meron akong nahanap na car cover na hindi nakakagasgas ng paint. Malaking bagay ito sa pag-minimize ng maintenance time ko sa pag-alaga ng sasakyan. At kung alam kong alikabok lang din, hindi ko na iwa-wash, car duster na lang. Hindi rin ito nakakagasgas ng paint kasi may paraffin wax ito na hinihigop lang ang dust, kaya light dusting lang. Ito, tip ko lang din sa mga bagong bibili ng kotse based on experience to. Huwag niyong piliin yung darkest tint kasi sobrang dilim niyan pag gabi. At least sa windshield, mas okay yung medium lang. Pag daytime kasi, ayos lang, maliwanag sa loob, madilim sa labas. Pero pag gabi, madilim din po sa loob, kaya madaling makadisgrasya. Wala kasing nakapagsabi niyan sa amin dati, kaya nag super dark tint kami. Kaya advice ko sa inyo, huwag yung super dark tint sa windshield. Dito naman tayo sa cost of ownership. Last year, pinakita ko sa inyo na gastos ko sa fuel, maintenance cost, at accessories. Tinuloy-tuloy ko lang this year. So, ito na yung cost of ownership natin after 2 years. So, same as last year. Yung ginawa ko dito is, divide ko into 3 categories. Yung fuel cost, maintenance cost, at accessories cost. Saka ko tinotal para makuha yung cost of ownership. So, ito yung last year, and then dinugtong ko lang dito for second year. So for the fuel cost, yung total na na-consume ng ating Wigo after 2 years is 846.5 liters. So nagkakahalaga yan ng 56,465. Medyo mahal din kasi yung fuel dito sa amin, kaya mataas to. Pero kita nyo naman kanina na nasa 16.8 kilometers per liter yung fuel consumption rating natin. And then sa maintenance cost, this year, 10k PMS lang at saka insurance yung nagastos ko. Wala naman akong troubles at repairs this year. So, ito lang yung ating nagastos. 41,347.55 sa loob ng 2 years. And then, ito sa accessories cost. Ito yung mga nabili natin for the past 2 years. Ito ay optional lang. Dinivide ko talaga to kasi kung ayaw nyong bumili ng mga accessories, pwedeng-pwedeng wala na ito sa calculation. So, in the second year, bumili ako nito. Mostly yung mga pressure washer, yung mga pampadali lang ng pagwawash. Yung extra battery and then scanner. Yung nabanggit ko kanina para sa engine temperature and then yung scanner. And ito yung mga naka-shade na blue. Ito yung mga para sa akin, importante para sa magandang car ownership experience. So, this year, bumili ako ng car cover, as I've mentioned. So, ito yung Autolab car cover. Then, car duster. And yung bagong dashcam. Kasi, na-experience ko, may gusto kong kunin na footage. Pero, yung unang dashcam ko na nabili is pangit yung resolution, useless din. So, advice ko is bumili na lang ng bagong dashcam na high quality. So, ito yung napili ko. Yung DDPi. So, lahat ng to, lalagay ko lang sa description kung gusto nyo rin bumili nito. Pero, in total, yung cost of ownership natin within 2 years is 144,870.1, and without accessories is 97,812.55 pesos lang. So less than 100k pa within 2 years. So ito ay mababa na kumpara sa ibang sasakyan, I'm sure. Yun lang guys, in general, after 2 years, masayang masaya kami sa Wigo namin. And we are thankful na ito ang pinili naming sasakyan. Napaka-practical, reliable na hatchback. If you found this video helpful, just click like and subscribe. Kung may questions kayo, comment lang below. Peace!